si Ali radhiyallahu anhu, siya ay tinanong, "Ya Ali," sa ibang pagsasalaysay, si Ali radhiyallahu anhu siya ay tinanong, "Ya Khalifat al-Mu'minin, alin ang mas mainam, mas mabuti, ang kaalaman o ang kayamanan sa lapi? Alin ba ang mas mainam, ang kaalaman o ang kayamanan sa lapi?" Sinagot ni Ali radiyallahu anhu sa apat na kasagutan. Sabi niya, "Al-ilm khayrun minal mal." Ang kaalaman ay mas mainam kaysa sa salapi, kaysa sa kayamanan. Unang dahilan, "Al-ilm yahrisuka wa anta tahrisul mal." Unang dahilan, ika ni Ali, ang kaalaman, binabantayan ka, pinoproteksyonan ka. Subalit ang kayamanan, ikaw ang nagbabantay, pinoproteksyonan mo ang iyong yaman, ang iyong salapi. Ang kaalaman, pinoproteksyonan ka. Kapag ikaw ay magkaalaman, alam mo ang dapat gawin, alam mo ang hindi dapat gawin. Samantala ang kayamanan, minsan sumasakit ang ulo mo. Problema kung saan mo gagamitin, kung paano hindi mawawala, hindi mawalas, hindi malugi ang iyong mga salapi, mga kayamanan. Yan ang unang kainaman ng kaalaman. Pangalawa, "Al-ilm yazku alal amal wal mal tangkusuhun nafaka." Ang kaalaman, ika ni Ali, nadaragdagan, nadadalisay kapag ito ay sinasabuhay. Marapat sa kaalaman na isinasabuhay. Mas nadadalisay, mas dumarami ang kaalaman mo kapag iyong isinasabuhay. Subalit ang kayamanan sa lapi, nababawasan sa pamamagitan ng pagtustos, paggastos. Pangatlo, sabi ni Ali, ang kaalaman ay nagdudulot sa tao upang madagdagan, mapaitingan niya ang pagsamba. At nagiiwan sa isang tao na magandang mga kaganapan na siya ay hindi nakakalimutan kahit pagkaraan ng kamatayan. Subalit, ang kayamanan, ang direktang pakinabang nito ay nawawala sa pagkawala ng kayamanan o salapi. Tingnan niyo ang may mga taong may kaalaman. Kahit wala na sila dito sa mundo, ang kanilang mga alaala, ang kanilang mga pakinabang na gawa sa umma ay patuloy na inaalala ng ating mga kapatid. Maraming mga ulama, kapag nababanggit o mga ustad, mga daya na nagbuhis ng buhay o di kaya naglaan ng oras para sa relihiyong Islam, makikita nyo kahit sila ay pumanaw, laging binabanggit ng kabutihan, pinagduduan ng karamihan. Samantala ang kayamanan, pagkawala nito ay wala na ang pakinabang nito. Subhanallah. Pang-apat, sabi ni Ali, "Al-ilmu hakim wal-malu mahkumun alayh." Ang kaalaman, ika ni Ali, ay tagahatul. Subalit ang kayamanan, ikaw ay ahatulan hinggil dito. Subhanallah. Ang kaalaman, tagahatul. Nagdudulot ng kabutihan para sa iyo. Subalit ang kayamanan, salapi, may kapanagutan, lilitisin ka hinggil dito. Hindi lang yun. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hinggil sa kayamanan, kung gaano ka panganib, mga kaibigan, kadelikado ang pagkakaroon ng yaman, salapi. Dalawang katanungan ang itatanong sa iyo. Dalawang katanungan. Unang tanong, saan mo kinuha ang kayamanan? Ikalawa, saan mo ginastos ang kayamanan? Pwedeng magtagumpay ka sa unang katanungan, subalit doon ka mabigo sa ikalawa. O di kaya marahil sa dalawang katanungan mismo, lahat bigo. Fail. Dahil marahil kinuha mo ang salapi, kayamanan mula sa haram at ginastos mo mula sa haram. Ganito kapanganib. Kung hindi natin alam kung paano natin pakikitunguan, kung anong obligasyon natin sa agama,
Marahil maging mapanganib ang ating buhay, ang ating kalagayan dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala.